sa Facebook Live ni Senator Amy Marcos, biglang nasa balita ang hypersonic missiles. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng senadora na nakita raw niya ang mga plano ng China na gagamitin ng mga hypersonic missiles nito laban sa 25 target dito sa Pilipinas. Kasama raw sa mga target ng hypersonic missiles ang siyam na EDCA site sa Pilipinas na ginagamit nga ng US. Ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan pinapagamit natin sa US ang mga base militar natin. Ang daming tanong na lumitaw dahil sa Facebook Live na yan. Una, paano naman nasilip ng senadora ang detalyadong war plans daw ng China na parang kakalat-kalat lang? At pangalawa, ano ba itong hypersonic missiles at bakit parang sobra ang kaba ng senadora? Meron pong tatlong klase ng missiles at rockets, depende po sa kanilang bilis. Ang subsonic o yung mga missile na mas mabagal pa sa speed of sound na 1.6 kilometers per second. Yan po halimbawa yung mga homemade rockets ng Hamas na madali pang ma-intercept ng Iron Dome defense systems ng Israel. Narin naman ang mga supersonic missiles, gaya po ng mga air-to-air missiles na mas mabilis sa speed of sound. Ang hypersonic missile naman, maring umabot ng 5 hanggang 25 times the speed of sound. Labis po ang kanyang bilis. Pero hindi man po bago ang ganyan kabilis ng mga missile. Ang mga ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missiles, na mula pa po noong dekada 50, umabot din na rin ng hypersonic speeds. Pero may malaki rin silang kaibahan kumpara sa bagong henerasyon ng mga hypersonic missiles. Halimbawa po, ito pong umaarko sa bandang itaas, yan po ay trajectory po ng ICBM. Maaari pong umabot ng altitude na 4,000 kilometers, parang suborbital flight na po yan. Kaya malayo po ang inaabot nito at maaaring tamaan ng mga target sa kabilang bahagi ng mundo. Yun lang dahil ang laki nga ng kanyang arko pa itaas, mas madali siyang i-track at i-intercept ng mga long-range missile defense systems. Ito po namang nasa ibaba. Ito po yung hypersonic missile trajectory. Aarko lang po yan pataas, tapos bababa ng sobra para bumilis. Hindi po ganun kalaki ang, o kahaba ang kanyang range, pero pwede siyang bumaba ng 10 metro lamang ang altitude, kaya po mas mahirap siyang i-track at i-intercept. At yan po ang malaking advantage itong mga bagong hypersonic missiles. Sino meron yan? Marami na pong bansa ang meron yan, kasama po ang Pilipinas. Itong Abril lamang, dumating na sa Pilipinas ang mga in-order nating BrahMos hypersonic missiles na gawa ng joint venture ng India at ng Russia. 3 batteries po ito at ang bawat battery, isang grupo ng mga missiles, ay merong 4 na launchers. Sumototal po, 12 launchers ito ng mga land-based anti-ship missiles para po sa area denial. Hanggang saan po ito aabot? Ang export version po ng BrahMos na ating nabili ay merong range na 290 kilometers. Gano'ng kalayo yun? Ganito na lang po. Ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal, nasa kulang-kulang 250 kilometers mula po sa Zambales. So pasok po ang Scarborough sa range ng ating BrahMos missiles. At mukhang meron na nga pong dinedeploy na BrahMos missiles sa bandang Zambales at Ilocos. Ayon po sa website na navalnews.com, tinatayo na ang una nating anti-ship missile base sa Naval Station Leobihilido, Gantioki sa Zambales. Paano naman nalaman ng website na yan? Kasi kitang-kita raw po ito sa mismong Google Earth. Ano pa man, ang mga BrahMos hypersonic missiles ay nasa mobile missile launchers kaya't maaari po silang ilipat-lipat ng lugar. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.